Okay, so kamusta mga tol? Kamusta nga pala sa mga lugar nyo, no? Ngayong GCQ na tayo. Sana walang mga nahawa sa inyo sa COVID na rin. Anyway, bali update vlog lang to, no? At the same time, daily observation na rin sa mga kalsada dito sa Metro Manila. So, samahan niyo ako mga tol. Okay, so first topic natin about yung doble plaka lo. O kilala din bilang RA 11235. So nagbasa-basa ako regarding dun sa bagong batas na yon, kasi may mga nakikita ako sa social media na mga taong napukumahog para malipat sa pangalan nila yung mga nabili nilang motor. Pero yun nga, no, hindi ko alam kung 100% sure tong sasabihin ko. Pero ang sabi ni Colonel Busita ng RSAP, hindi mo kailangan mangamba dyan sa doble plaka law o dun sa IRR niya na kailangan nakapangalan sa iyo yung motor kung hindi mo naman binili. Kasi parang dun lang yata siya papasok once bumili ka ng second hand na motor o kung ano man. Pero kung ang motor na gamit mo, let's say for example, nakapangalan sa kapatid mo, sa nanay mo, sa asawa mo, o sa live-in partner mo, walang paso yun. Ang kailangan mo lang dala is yung ORCR ng motor na updated na hindi paso ang rehistro, saka syempre, lisensya mo. Na yun naman talaga dapat ang bitbit natin. Pero kung nagmo-motor ka at wala kang bitbit na kahit ano dun, aba, syempre, dapat matakot ka talaga. Pero yun na, hopefully, totoo yung sinasabi ni Colonel Busita. Dahil, alam naman natin, hindi lahat ng nakamotor sa kanila nakapangalan. Diba? Dahil, hindi naman lahat may kakayahan na magbayad sa motor. So, yun yung isa sa mga nabasa ko regarding sa IRR doon na yun. Ngayon, balik naman tayo doon sa mismong doble plaka. Hindi ko alam anong iniisip ng pambuting senator natin na yan, which is si Senator Gordon, kung bakit niya pinustro yung batas na yan. Unang-una, sinong kriminal ang gagamit ng plaka pag gagawa ng kalokohan? Pangalawa, kung gumamit man ng plaka yung kriminal na yon o kung sino man, sa tingin nyo ba gagamitin niya yung sarili niyang plaka? Siyempre hindi, di ba? As much as possible, nakaw o kaya peking plaka ang gagamitin niya. So, anong point ng law na yon na sinasabi nilang to prevent crime? Siguro, para sa akin, dapat mas matinding police visibility ang gawin ng gobyerno natin. Katulad nito, itong nung nagsimula tayong mag-quarantine, di ba, san namakmak ang mga pulis sa kalsada? O di kahit papano, nabawasan ang crime rate natin. Pero, yun nga, meron pa ding pailan-ilan ng mga halangang kaluluwa. Pero kita mo naman, di ba? Effective yung
ginawang police disability ng PNP. Pangatlo, ginawa na nilang batas yung doble plaka na yan. Pero hanggang ngayon, yung standard na plaka natin, hindi pa rin nai-issue. Katulad ko na lang, magtatatlong taon na tong motor ko sa akin, pero wala pa rin akong plaka. Pag tinatanong ko yung dealer na pinagkuhanan ko nito, ang sinasabi lang sa akin is ang abiso ng LTO sa kanila is 2015 pa lang na mga plaka ang nire-release nila. Eh kailan ko nakuha tong motor na to? 2018. So napakatagal na panahon pa siguro ang aantayin ko. Alam naman natin sa loob ng isang taon dito sa atin gaano karaming motor ang nilalabas, di ba? Alam naman natin sa loob ng isang taon dito sa atin gaano karaming motor ang nilalabas, di ba? Pang-apat, sabihin na nating na-supply na ng LTO lahat ng pending na plaka. Sana man lang nag-coordinate muna ang national government sa LTO o sa kung sino mang nagmamanufacture ng plaka kung kaya ba talagang i-supply. Kasi katulad niyan, LTO na mismo nagsabi, hindi nila kayang i-supply yung gagamitin sa doble plaka sa ngayon. So, gaano pa katagal ang aantayin natin? Gagasta na naman ng riding public para magpagawa ng temporary plate. Ay, nako. Ewan ko ba. Eh, di ngayon, problemado ang gobyerno natin. O paano isusupply yung plaka na yan. Panglima, yung aerodynamics ng motor. Diyos ko, hindi naman built ang mga motor dito sa atin para sa magkaroon ng plaka sa harap. Buti dito sa mga scooter, kahit pa paano magagawa ng paraan yan. Pero paano na lang yung mga naka big bike, yung mga underbone, because saan nila ilalagay yun? Anyway, may gagawin nga pala akong video, hindi ko lang alam kung kailan, pero para to dun sa mga tao na nagbabalak kumuha nitong motor na to, which is Kymco Super 8150. Bale, makikipag-collab tayo kay Sir John Arevalo ng J2PK. Bibigyan niya tayo ng insights about sa motor na to, mga pros and cons. So sana abangan niyo mga tol. Kasi madaming nagtatanong sa akin, bakit daw ito kinuha kong motor? Bakit hindi ako nag-Aerox or NMAX? So dun sa video na yon, malalaman nyo kung bakit ito yung pinili kong motor. Tsaka yun nga, bibigyan tayo ni Sir Jun ng tips kung paano ang tamang pag-maintain ng motor. Hindi lang sa motor na to ha, sa lahat ng motor in general. Kung paano mag-maintain, tsaka kung ano yung mga customization na pwede nating gawin sa mga motor natin. So kung gusto nyo pa palang malaman more about kay Sir Jun, visit nyo lang yung Facebook page niya, J2PK. At the three doesn't be